sira para hindi nakalugo yung mga wires natin. Yan lang siya. Every time na magluluto po kayo, huwag niyo iigahan. So, mas mabilis po itong masira ang chamber at flooring nyo, pati na rin burner nyo. Kapag every time na magluluto kayo, or after na magluluto kayo, ay iniigahan nyo lagi ng langis. Yo, what's up mga kaditin? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ulan ng ulan, hindi ako makaporma masyado ngayon sa gawa. So, ang gagawin ko, re-referin ko muna itong ating ginagamit na stove diesel natin dahil itong wire palagi na kaladlad lang, na hulog. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng puluputan ng wire. So, nagawa lang ako ng simple. Lagyan natin dito. I-spot ko lang siya dyan. Tapos dyan natin ipupulupot yung wire natin. Para hindi siya lagi nakalugay ba. So, pansariling gamit lang naman to. Nagdugtong kasi tayo ng wire dito. Ayan. Hinabaan natin para hindi na tayo maglalagay ng extension na mahaba. So, ito na yung sasaksak natin sa extension. Pinutol ko lang yan mga kaduit yung ito yung original ng size. Yan. Yan. Tapos pinutol ko dyan. Dinuktungan ko ng 1 meter halos na wire para hindi siya kapos. So ating i-welding yun dyan. So marami pa tayong gagawin, yun nga lang, ulan ng ulan, nakakatamad mag gagalaw pag ganitong ulan ng ulan kasi naampias kasi dito sa workshop natin. Kaya kailangan ano tayo, lilo muna. Sanday na aking plies. Hindi pwedeng pirsahin mga kaloy kasi ano to eh, manipis lang yung lata nyan. Pag nabutas ay tulo ang langis. Spot lang para lang hindi siya matanggal. Laki kasi na welding rod natin, naubos na yung ating mga welding rod na maliit. So yan, apat na spot lang ginawa natin. Pagkaya tayo dito. Okay. So, ganyan lang muna. Simpleng ano lang. Simpleng bracket lang. DIY natin. So, mamaya magagawa na lang tayo muna ng sampayan ng mga damit sa loob. So
So, ito yung magiging purpose niya, mga kapit. So, yun na. So, para lang may alikawan, di ba? Para hindi tayo, hindi nakalugay lagi yung wire natin. Ayan. So, yan mga kapit, okay na. Diba? Para hindi nakalugay yung mga wires natin. Yan lang siya. Ayan po, at halos 1 year natin ginagamit yung stove diesel natin. Ayan. Ang chamber lang yan mga kaduit ay yung liso, yung sa dingding ng tricycle. Ang makapal lang dyan yung pinaka flooring, yung pinaka base nya. Kasi ano yun, pang sahig naman sa jeep yung ilagay natin dyan. Pero sabi ng iba, pag daw manipis, mabilis masira. Hindi po agad nasisira kasi ano po nga eh, langis ang nasa loob. Basta every time na magluluto po kayo, huwag niyong iigahan. So, mas mabilis po itong masira ang chamber at flooring nyo, pati na rin burner nyo. Kapag every time na magluluto kayo, or after na magluluto kayo, iniigahan nyo lagi ng langis. Talagang ano yun. Madadry ng madadry yung inyong flooring, yung inyong chamber, pati na rin burner. Maagnas yun. So, mas maganda po ay magtira kayo ng konti para yun na rin po yung pampadingas nyo sa sunod na luto. Huwag nyong iigahan lagi. So, mas nakakasama pa yung palaging iigahan nyo. Mas okay na maglinis kayo once a week or twice a week kaysa dun sa tuyo. Nagtitipid kayo maglinis, gusto nyo tuyo lagi para malinis, di ba? Kasi pag meron pong langis na natitira, ang tendency, titigas yung mga ibang langis, magiging carbon, di ba? Pero yun po, mas tatagal naman yung ating mga piyesa sa loob ng kalan dahil hindi siya maagmas dahil palagi siyang basa ng langis. So yun po, reminders ko po yun dahil ako po matagal na talaga akong gumagamit ng stove diesel kaya based sa experience ko, mas maganda yung may natitirang langis para mas matibay po yung mga internal ng ating stove diesel. Okay, thank you very much po. God bless po sa inyong lahat. At yung mga kung bago pa lang po kayo dito sa ating YouTube channel, ay huwag niyo pong kalimutan i-like, share, mag-comment na po kayo dito sa notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Okay? So, meron nga po palang tayong raffle, ilang kimbot na lang at malapit na tayong magpa-raffle ng ating isang slim at isang lightning type studios. Okay, thank you very much for that.